Ayan, para kuhanin natin yung dalaglag na. Ayan, ayan siya. Ayun o. Ito ang papakita ko sa inyo. Yan po ay hindi sili. Yan po ay tinatawag nilang seed pads. No? Amin, ayan. Yan yung ating coco dust na tinatawag. So, ayan. Kung wala kayong coco dust naman, coco peat yung gamitin nyo. Welcome back sa Mini Dino Park and Eco Garden. At ito si Ed Misunao. And in today's video, mga ka-MDP, nako po, yung ating seedlings ng pinatubong golden barrel, eh tinaob lang naman ng pusa. Kaya, mamaya kukwento ko sa inyo yung ating talagang experience dyan sa pagtataob ng pusa na yan. At nakaka-wizard. Kaya naisipan natin na magtanim ngayon ng seeds dahil syempre meron tayong mga buto na na-harvest dun sa mga previous videos natin, yung Melo Cactus natin, tsaka yung sa Acapulco na padala sa atin, eh itatanim na natin ngayon. Tapos papakita ko rin sa inyo yung mga sample ng mga seed pads and everything. Tapos papakita ko rin sa inyo sa video na to kung paano ginawa ko dun sa mga buto, sa mga seedlings na nataob ng pusa. And yan, kung ready na kayo mga ka-MDP, tutok lang po. We're back mga ka-MDP. Ayan nga, kanina muntik na ako ma-high blood sa mga anak ng pusang gana yan ha. Kasi tinaob lang naman yung almost ilang buwan na ba yun? November nung last year pa natin tinanim yun, no? Sa video natin, sa last video natin, nung nag-harvest tayo ng golden barrel, parang it's November yung month. Tapos medyo malalaki na at may mga tinik na yung ating golden barrel na seedlings. Kaya nakakahinayang naman kung matataob talaga siya. And ayun nga, buti na lang at 12,000 na tayo sa ating YouTube channel. 12,000 subscriber na po tayo, kaya nakakatuwa naman, di ba? And yan, nawala na yung high blood ko kasi kanina talaga medyo talagang hindi ko alam ang gagawin ko dahil parang syempre ilang buwan yung hinintay ko and gusto kong makita talaga yung paglaki ng mga seedlings. Pero ang nangyari nga, ayun, buti na lang hindi siya natanggal yung pinakatakip ng ating microwavable na container. Kasi kung natanggal yon, eh tiyak na dun siya sa may kanal talaga natapon at hindi na natin magagawa ng paraan. Pero so far, nagawa natin na paraan yung iba, na-save natin yung iba. And papakita ko yung ginawa kong pagre-repot dun sa mga maliliit. And nakakalungkot lang na yung ibang seedlings eh natanggalan ng ugat. Kasi nga dahil maliliit pa sila, kaya naman natanggal yung ugat nila at hindi pa ganun ka talagang ka tibay. Oh, yun. Kaya nailipat na natin sila at naitanim na yan. Papakita ko yung video na yan. Pero bago ko ipakita yan, papakita ko lang sa inyo yung iba't ibang mga seed pads. Kung halimbawa nakakita kayo sa cactus nyo ng mga something na kakaiba, baka huwag nyo tanggalin yan. Lalo yung mga sili-sili na yan. Kasi baka mamaya seed pads yan or dyan ang gagaling yung buto. And huwag nyo yan galawin, huwag nyo yan itapon kasi dyan kayo pwedeng makakuha ng seeds. So pagkatapos mamulaklak ng mga cactus natin, yan, may makikita kayong ganyan, oh, yung parang ganyan-ganyan. Oh. So pag malawag na yan, yan, seed pads yan, huwag nyo tanggalin ha kasi may buto yan sa loob. Yan, so kunin natin to and meron pa dito mga nalaglag na seed pads. Yan, seed pads po yan. Tsaka ayan, may mga buto po yan sa loob. Kaya wag nyo po yan itatapon, ano? Kasi pwede po kayo dyan makakuha ng mga buto. And eto namang isa, oh, like example, nakakita kayo ng ganyan sa mga cactus nyo pagkatapos mamulaklak. Yan po ay hindi sili. Yan po ay tinatawag nilang seed pads, no? Kasi baka akala nyo, ay, bakit may sili dun sa ano? Ayan nga, may mamumulaklak na naman itong ating cactus na yan, no? Kita nyo? Yan. So, after nilang magbulaklak, may mga lumalabas minsan na ganyan, yung mga seed pads na yan, na tinatawag. Ayan. So, pwede nyo siyang kuhanin, tapos, yan, kapag yung natatanggal na siya, huwag nyo pilitin, ha?
kapag yung talagang kusang natatanga, katulad nitong isa na to, nakuha na natin kasi, ano yan. So, yan yung mga nakuha nating seed pods. Huwag nyo yung itapon. Meron akong video na, yung video natin, isearch nyo, yung Melo Cactus, tsaka yung Golden Barrel na harvest natin. Kung paano ginawa natin. Yun ang sundin yung procedure sa video natin. Kung paano ang gawin. Kung halimbawa nga mag-harvest kayo ng seed pod, tapos paano nyo makukuha yung buto. Meron akong video nyan. And search nyo lang dyan sa ating playlist. So, ito naman yung Melo Cactus natin. Ayan, wala na. Umuusbong dyan yung sili. Ayan, papalabas yung iba. Pag nakita nyo ganyan, huwag nyo bunutin ha. Lalabas dyan yung mga sili. Kasi ito, yan yung bulaklak ng Melo Cactus. Diba? O, pag namulaklak ng ganyan, kasunod na nyan seed pods. May aangat dyan na mga parang siling pink. O, dun sa video natin ng Melo Cactus, makikita nyo yon. Parang sili naman na mahaba, pero kulay pink siya. Yon ay seed pods. And huwag nyong bunutin yung mga ganyan kasi possible na dyan umangat yung sili. Tapos, pag angat, aangat yun eh. Makikita nyo, paangat ng paangat hanggang sa talagang siya ay tanggal na dyan sa kanyang pinaka-crown. Okay? So, yun lang naman yung mga reminders ko kapag nakakita kayo ng mga seed pod. Baka kasi yung iba sa inyo, tinatapon lang. Pagkatapos mamulaklak, ayan, huwag nyo itapon kasi makukuhanan nyo yan ng buto. Okay? So, ayan, update lang muna tayo dito sa ating experiment area kung saan, ayan, may mga ugat na yung ating string of hearts na binabad natin sa tubig na may aspirin. And ayan, makikita nyo, ang dami niya ng ugat, oh. Look, ilang linggo lang to. Yan, may mga ugat na siya. And ganun kabilis. Siguro, last week lang to, eh. Isang linggo pa lang. Or wala pang isang linggo. Ayan, makikita nyo na meron na siyang mga ugat. Ayan. Tapos, tingnan natin yung... Ayan. And, ayan. Nasaan yung isa kung ano? Nasaan yung isang golden barrel dito na ano? Yung isa kung ganito nasaan? Baka nalaglag. Ayun. Ay, ayun. Yan, nalaglag. Kaya pala nakakagulo dito yung pusa. Naku po, nalaglag. Ayun, nalaglag yung ating golden barrel. Naku po. Hala, nalaglag yung golden barrel ko dito. Yung pusa ang nagsalarin. My God. Ano ba yan? Puntahan ko muna, paano kaya kukunin yun? Ayun na kaya, ayun pa, may mga nalaglag pa dun. Yung pusa kaya pala nagngingiyaw dito kahapon. Ayun. Nalaglag niya yung ating golden barrel. Naku po, tagal-tagal na nito. November pa yung ating golden barrel eh. Ayun, nailaglag niya. Teka, kunin muna natin. Ayan, sobrang gulo nung ating garden kasi nga, nag-aayos ako dito. Tapos, kanina, parang may nagngingiyawan ng pusa. Tapos, yun, parang naghahabulan yung dalawang pusa. Punta dito. Buti na lang, umikot-ikot ako dahil tinignan ko nga yung string of hearts natin. Kung nag-ugat na. And ayun, doon sa may kanal. May kanal kasi dito na nakaganon eh. Nakapalibo dito sa may ano ko. Sa may garden ko. Tapos pag tingin-tingin ko doon sa golden barrel na tinanim natin. Ayun. Nadali ng pusa. Feeling ko nagharutan sila. Kasi kanina may nakabuwal na paso. Ayan o. Yan dito. Yan mga nataob-taob yung mga yan. And feeling ko naglaro yung mga pusa dito tapos nailaglag yung golden barrel. Ewan ko lang kung okay pa siya, pero susuotin natin dito. Ayan o, ayan o, dyan tayo susuot ngayon para kuhaanin yung, oh my God, yung golden barrel. Suotin natin tong, ayan, para kuhaanin natin yung nalaglag na. Ayan, ayan siya. Ayan o, ang papakita ko sa inyo. Masyado masikip. Ayun siya, oh, ayun sa dulo. Abot ko kaya to. Wait lang. Nai-stretch yung katawan ko dito, ha. Ayun siya, ayun. Karang, abutin natin. Ayun. Nakupusan. Ayun, buti na lang pag ganito yung pagkahulog niya. Ano kaya nangyari dun sa mga laman? Aray, ayun. My God. Ouch. Ito lang.
Oh, makaano yung ulo ko. Aray ko, aray ko. Ayan. Ayan natin. Kaya nangyari dito? Hey, ayan na. Nataob-taob na siya. Paano kaya gagawin ko dito? Sayang naman, oh. Kailan pa kaya ito nataob? Ayan, oh. Sana huwag masyado maapektuhan. Ililipat na siguro natin to. Pero kita nyo, oh, may mga tinik na siya, oh. Golden barrel natin na cactus. Ayan. Ano pa nangyari dyan? Ayan. Sige, tingnan natin kung paano nang gagawin natin dito sa ating golden barrel na mga seedlings. Ayan, oh. Ang lalaki niya na at may tinik na siya, oh. Kaso nga lang mga pahaba siya. Pero tingnan natin kung ililipat ko na siya mamaya para yan, total na taob na siya. Maglipat na sana, huwag maapektuhan yung iba. Oo, sayang. Handa pa naman, oh. Sige. Ayan. Grabe mga pusa na yan, ah. Sige, mamaya i-re-repat muna natin ito. Titingnan natin kung masisave pa natin itong mga seedlings natin ng golden barrel. So, ito na yung ating golden barrel seeds na natumba ng lupa. And, ayan ang lalaki na nila. Pero, ang gagawin natin is, ililipat ko na sila kasi nga, November 22 to natatandaan ko nung ating tinanim. Tapos, ayan na siya ngayon. Sana naman, buti nakita natin kagad kasi kung hindi, yan. So, ang gagawin ko is tatanim ko muna siya. Kukuha tayo ng soil mix. Ayan, gamit tayo ng MDP soil mix para dun sa ating dito sa ating mga kamayin ko na lang. Ayan, tatanim na natin itong ating seedlings. So, napansin nyo, parang mahaba siya. Oo. And ang gagawin ko, ilulubog ko lang itong yan, yung kalahati na yan. Tapos, tanim natin. Sana mag-work itong ating yan. Gagawin. Para marami tayo. Sabi ko pa naman kasi, papalakihin ko pa siya. Sana. Kaso, parang yun yung nangyari. Nataob siya ng pusa. So, ang gagawin natin is ang dami pa naman ito. So, tatanimin natin siya 10 ganito sa isang pot. Para at least wala pa siyang mga tinik-tinik. And hindi pa masakit. Wala pang nakakatusok kasi ano pa lang eh. Yung mga tinik nitong ating maliliit na golden barrel ay hindi pa ganun ka-develop, katigas. Kaya siya. Medyo delikado to eh kasi yung mga ugat nila maano pa. Ayan o, medyo maliit pa. And so, ilan na ba ito? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Apat pa. So, kuha tayo siguro ng ng pantusok sa kanya. Teka lang. Ito, meron akong nakuhang pantusok sa brush. Para yan, tutusok natin siya. Tapos, yan. Ilan na ba ito? Yan. Sabi ko pa naman kasi papalakihin ko muna siya dun sa dito sa kanyang
Yan, doon sa ating seedling tray. Tapos, pero, yun yung nangyari. Hindi niya na naintay. Pero, ito na lang muna yung ating pililipat. Ito, wala pang tiniko. Siguro bago lang to. Tapos, yung mga susunod dito, yun nando dun sa, yun naiwan. Dalawa kasi yung ganito ko. Yun naiwan, yun siguro stay muna siya dun. Tapos, itong isa yung ating yan, iriripat. Kasi nga, dahil nga aksidente nga na siya ng pusa. So, ang dami pa naman itong golden barrel na to. And tuwan-tuwa ako nung napaano ko to eh. Yung iba sa iba na nabigyan ko nito, may mga nabigyan ako nito eh. I don't know kung ano na nangyari. Kung halimbawa nga, isa kayo sa mga nabigyan ko ng golden barrel na seeds, o comment kayo dyan kung ano nangyari doon sa inyong tanim. Kasi sabay-sabay natin itong tinanim, diba? Tapos yung iba naman, ano ba nangyari? Yung iba naman na nabentahan ko rin ito, itong ating golden barrel. And I, ewan ko lang kung nag-work sa kanila o ano nangyari doon sa kanila. Kasi nung namulaklak yung ating golden barrel sa previous video natin, di ba nakita nyo na yun na natin, hinarvest na natin yung mga bulaklak nila. Tapos yung sumunod na video naman, nagtanim na tayo ng dito sa ating seedling. Ayan o, sayang o, ang dami. So ingat-ingat lang tayo sa pagkuha kasi baka sensitive pa yung ugat niya. Grabe nangyari sa kanya o. So ayan. So yung mga kasabayan ko na nagtanim nito, kasi sabi, nag-request sila nun ng video, at dinemo natin yun sa video, yung pagtatanim nitong golden barrel, eh sinabayan nila ako. Ewan ko lang kung ano na yung nangyari sa kanila. So kung nanonood dito yung mga nakabili sa akin ng mga seeds, tapos yung mga nabigyan ko naman nung nagpa-pray tayo nitong golden barrel na seeds. Ayan, comment nyo lang dyan kung ano na nangyari dun sa inyong seeds, kung naging okay na ba siya. Kasi alam ko yung iba, malaki na ka rin. Merong mga nagpunta dito, tapos sabi, malaki na rin daw yung kanilang mga seedlings nung golden barrel. So yan, tanim muna natin yan, tapos babalikan ko kayo mamaya pag kung makakailan tayo dito. Ito na yung ating nairipat na mga golden barrel. And yung iba talaga dito, wala na siyang mga ugat. And ayun nga, pero alachamba na lang, tatry nating mabuhay. Pero I don't know kung magiging successful yon. Pero wala namang masama, kaysa masayang. E doon itinanim ko na rin, kahit masyado na kasing na-damage yung ugat ng iba. Pero ngayon, ang gagawin natin, ayan, dahil nairipat na natin siya, ayan, diba na sabi ko sa inyo na itong ating cinnamon na spray, maganda siya sa mga seedlings. So, tatry natin yan dito. Sprayan natin siya ng cinnamon. Ayan, yung ating gamit na cinnamon na tinimpla natin. Yung sa ating last video, makikita nyo yan. Tapos, i-sprayan ko itong ating mga golden barrel. Yan ang pinakadali niya. Kasi madumi din siya kasi naghalo-halo yung mga lupa. Ayan o. Para matanggal yung mga dumi-dumi. Ayan. And so, ayan siya. Sprayan lang natin siya para matanggal. Tapos, saka na lang natin ulitin yan. Ayan o. Nalilinis sila o. Nalilinis siya. So, para saka na lang ulitin. Yan ang pinakadilig niya ngayon. Tapos, hintayin na lang natin siyang matuyo. Pero ilalagay na natin siya sa safe na lugar. Yung bright area lang muna. Tapos, tingnan natin kung ano mangyayari. Oh, ang cute na nitong mga iba. Oh, kita mo. Ang dami ng, kitang-kita na yung mga tinik niya ng golden barrel. So, look oh. Eh, nakakahinayang kung hindi natin ito masisave. Kaya buti na lang nakita natin agad. And meron pa akong isang, ano doon, yung isang tray natin. And, ayan. Gagawin natin ngayon is lalagay ko sa isang tray, tapos para madaling bitbitin, para kung saan siya mag kung halimbawa kung ililipat ko na sa arawan.
Gandaan kasi nito mga nitong cinnamon spray natin sa mga seedlings. Ay may iwasan yung fungus. Meron itong anti-fungal properties na talagang the best sa mga seedlings o yung mga halaman na itinanim natin tumubo galing buto, yung mga baby na plants. Ayan, maganda itong cinnamon spray. So, ito na yung ating nagawang na itinim na golden barrel and pakita ko lang sa inyo itong yan. Yan yung kanyang, ganyan siya yung mga nalaglag. So, ganito siya. Yan, oh. And, ayan, itong isa na to, hindi ko muna siya ililipat until such time na lumaki na talaga sila dyan. Pero, dadagdagan ko siguro to ng mga lupa para matabunan yung mga nakaangat na, ayan. Pero, dahan-dahan lang. Dagdagan natin ng NDP soil mix siguro. Tapos kaya lang sumasagad na siya eh. Ang problema dito kasi maliit yung nalagyan kong pots. Ito oh, yung ating, pero wala itong butas eh. So ayan oh, medyo maliit kaya nasusukol na siya. So pwede siguro na tanggalan ko na siya ng takip para mas makausad sila. So ayan oh, ang lalaki na nila. So ngayon, try nating makapagtanim ng buto naman. Yung may nagbigay sa atin ng buto ng Acapulco tsaka yung ating harvest na Melo cactus. At ngayon yan, sasabay na nating magtanim yan, ha? So now, mag-start na tayo na magtanim ng ating mga buto. O ano-ano nga ba yung mga buto natin na nandito dito? Siyempre, ito yung ating, ito pa yung natira dun sa ating golden barrel na seeds. Ayan. Tapos, meron din tayo dito na ito naman yung ating Melo, from Melo cactus naman yung pinanood nyo before. So tingnan natin, ayan. So tingnan natin, ayan yung mga buto nyan. Wait lang. So ayan yung mga buto before, tatanim rin natin yan. And syempre itong bigay ni Mama Rory from Caloocan, itong buto ng tawag dito, Acapulco daw to. Acapulco. So, hindi ko alam kung ano yung Acapulco, pero itatry natin itanim. Tingnan natin kung tutubo siya, kung ano ang magiging itsura. Pero isa-search ko yung Acapulco. Actually, nakita ko lang kasi yung buto na to. Total, magtatanim tayo ngayon. E, itanim na natin tong Acapulco na seeds, tapos yung ating golden barrel na seeds na natira, tsaka yung ating Melo. Okay? So, mag-start na tayo. And ayan, ang gagamitin natin is itong yan, MDP soil mix syempre. Medyo baba natin yung camera para makita nyo. So yan yung MDP soil mix, yun yung ating gagamitin. And actually mabibili yan dito sa amin yan, yung 1 kilo, pero meron yan na 5 kilos, may 10 kilos. O, message nyo lang kami sa Facebook pag gusto nyo ng MDP soil mix, ha. Order kayo sa amin. Or kung wala naman, pwede nga kayong mag-DIY na lang. And ayan o, kita nyo naman, mapamis lang siya. Basta yung pamis niya mas madami kesa dun sa medium na iba. Tapos ang gagawin natin dito, kasi pag ganyan yung ating, pag magtatanim tayo ng buto, nilalagyan natin siya ng coco peat. And dito, ang nilalagay ko sa amin, ayan, yun yung ating coco dust na tinatawag. So, ayan, kung wala kayong coco dust naman, coco peat yung gamitin nyo. Oh, so, maghahalo lang tayo nitong coco dust at itong ating MDP soil mix. Hahaluin lang natin yan. So, ganyan lang. Ayan, halo-haloin lang natin yan. Tapos, kasi kaya tayo naghahalo ng coco dust or coco peat is para mas maging magkaroon ng medium na siyang mag-hold ng moist. Kasi ang mga buto, kailangan niya ng mga moist, kaya dinadagdagan natin siya ng coco peat or coco dust na tinatawag. So, ayan. Ganun lang naman yan. Pag nahalo na natin, yun na yung gagamitin natin sa ating mga buto.
So, nagtatanim na tayo. And ayan yung ating tatlong lalagyan niyan. So, dito yung ayan, eh dito yung isang dalawang golden barrel kasi mas marami tayong golden barrel, ayan. Tapos yung melo natin na ayan, na seeds. Magtatanim natin diyan. So, maglalagay na tayo ngayon ng nitong ating ginawang potting mix para sa germination ng seeds. So, mas pinili ko yung ganitong lalagyan ngayon kasi kung napansin nyo yung nakaraan natin na ginamit, mas mababa. Ang problema, kapag lumaki na yung si cactus, parang umaabot na sa pinaka yan, sa takip niya. And parang nasusukol siya. So, bumubuwal. So, hindi natin maintindihan kung may epekto ba yung mababang ano. Kaya ang gagawin natin, ito yung gagamitin natin ngayon, yung mas mataas, yung kanyang pinaka ayan, thickness niya, yung pinaka ganyan niya, mas mataas dun sa kaysa sa ginamit natin last time na kalahati lang nito. So, lagyan na natin to. Ayan. So, ganyan lang. Medyo bawasan pa natin ng konti. Mga ganyan lang yung level niyan. Ito bawasan pa natin kasi baka tumaas. So, lagyan pa natin dyan. Medyo mababa lang para mas mataas pa yung kanyang gagalawan kapag so, ayan. Ayan, pasensya na kayo ha. Sa ingay kasi medyo ngayon ay new arrival sa Mini Dino Park and Eco Garden and ang raming tao dito na namimili. Kaya naman medyo maingay ng konti. Pagpasensyahan nyo na. Pero okay lang yan. Basta tutukan nyo na lang itong ginagawa ko. Eh, yung pinapakita ko sa inyo. So, madali lang to yung pag-ano. So, ayan, nakapaglagay na tayo. Tapos, dun sa last time na video natin, naalala nyo, ang ginamit ko is spongicide na pang-spray dun sa ating potting mix. Pero now, ang gagamitin natin is yung tinimpla natin na hydrogen peroxide o yung agua oxinada. Tinimpla natin sa isang litrong tubig. Tatlong kutsarang agua oxinada. Yung ating hydrogen peroxide na tinatawag, ayan, yung hydrogen peroxide natin. Yan, tatlong kutsara nito sa isang litrong tubig. Yan ang gagawin nating parang pinaka fungicide. Instead na fungicide yung gamitin natin. Kasi nung nakaraan, fungicide yung ginamit natin. Pero this time, ang gagamitin natin is yung hydrogen peroxide na hinalo natin sa isang litrong tubig. Okay? So, sprayan nyo lang yan. Teka, pantayin muna natin yung lupa, ah. Yan, pantayin natin yung lupa. Tapos, sprayan nyo lang siya hanggang sa mabasa. Yan. So, kapag basang-basa na yung inyong soil mix or yung potting mix, that's the time na pwede na siya. So, ayan, ha. Kita nyo. Ganyan lang kasimple, kadali. And sprayan lang natin yan. O, diba? So, tignan pa natin kung medyo basa pa. Basta yung basang-basa dapat, kailangan umabot dun sa ilalim. So, at yung iba tinatanong ako kung may butas ba. Wala po. Hindi po ako nagbubutas kapag halimbawa nagaganito. Opo. Basta ingat lang kayo sa pagdidilig. Sige, mamaya ipapaliwanag ko sa inyo pagkatapos nating maitanim, ha? So, yan. Paabuti nyo lang muna hanggang makita nyo basa na yung pinaka lahat ng lupa. Yan. So, yan. Okay na yan. Yan. Ngayon, bubut-but na natin yung ating mga buto. So, dito yung ating dalawang golden barrel, diba? Ito yung ating golden barrel. So, tingnan natin to. Tagal ko nang di binuksan to. November pa to eh. Pero okay pa naman siguro to.
Ayan, yung nga palang hydrogen peroxide, okay pa naman siya. So, yung ating hydrogen peroxide na ginamit, sobrang okay niyan kasi alam nyo ba kung bakit? Nakakatulong yan sa germination ng seeds. So, ibubudbud lang natin to, yung golden barrel natin, dyan sa ating, yan. So, ikalat nyo mabuti para... Ayan, para hindi siksikan yung mga buto kung saan man. Tapos yung isa naman, ayan, buksan din natin to. Ayan, sayang yan, huwag baka matapos. So eto yung ating golden barrel na seeds again. Ayan, ayan. Sino, ano na kaya nangyari doon sa mga nakakuha sa akin ng golden barrel na seeds? Ay, eto, parang mas okay yung itsura. Pero okay lang din yan. Pakita ko sa inyo na malapitan na. Wait lang. So, ayan o. So, ayan. Budbud nyo lang din siya dyan. Ayan, budbud lang natin. Ang dami nito, promise o. Sana lahat mag-germinates. So, katulad nung dati. So, ayan. Tapos, ayan, sprayan lang natin siya ng ating, yung tinimpla natin nga may hydrogen peroxide. Ayan. So, tapos ito rin isa. Sprayan lang natin yan. Ayan. So, okay na yan. Gagawin nyo is tatakpan nyo siya. Tatakpan nyo siya ng yan, syempre yung takip niya. And ito rin, tatakpan nyo yan sa pantakip. O, diba? Tapos mamaya na natin lagyan ng label, ha? Syempre lalagyan nyo yan ng label. O. Tapos ito namang isa, yung ating ayan, itong ating, you know, medyo kaunti lang siya. Yung ating tawag dito. Oh, yung pinisa natin na mga seeds ng melo. So, sama na rin na natin yung mga ano dyan. So, sama na natin yan. Yan. Medyo madikit siya. Kaunti lang siya. Alam ko meron pa akong isa nito na binukod ko na parang ano, pero hahanapin ko na lang siya. Pero ganun lang din siya, ibudbud nyo lang din. Anyways, budbud nyo lang naman siya dyan. Tapos, ayan, pag nabudbud nyo na, ayan, ganyan nyo na. Ganyan lang naman kasimple. So, alam ko, meron pa akong isa na, ito, na-scratch ko na sa ano, tissue. Pero hakanapin ko yung buto niya para maipakita ko sa inyo. Pero for the meantime, yan muna. Tapos, takpan nyo lang din siya, ganun lang din. Yan. Tapos, ito naman, yung bigay ni Ma'am Rory Madidi ng Caloocan. Itong Acapulco. So, hindi ko alam kung Acapulco ba is puno ba. Parang alam ko kasi parang puno yung Acapulco . Pero, I don't know . Pero, itatanim natin siya. Ang tatanim na lang natin, ang pagtataniman natin is ito na lang. Yung ordinaryo soil lang, garden soil. Tapos, bubudbud lang natin siya dito. As parang ito lang yung magiging... lalagyanan niya. Kaso ganito yan dapat yan, tatabunan natin yung lupa. So, hukay tayo ng konti. Tapos, budbud natin yung mga buto ng Acapulco. Pag tumubuto, ito muna yung magiging parang lagakan niya ng mga seedlings. Yung mga tanim nating seedlings. Tapos, eventually, kapag tumubuto, tsaka natin ililipat. Titingnan lang muna natin magiging itsura ng halaman. So, kung anong buto yan, ha? So, kalat-kalat lang natin yung mga buto. Tapos, yan, baon-baon natin sa lupa. Tingnan natin kung anong mangyayari dito sa Acapulco seeds natin. Thank you kay Mama Rory, ha? Ayan, si Ma'am Rory ng Caloocan. Pinadala niya to sa rider ata namin, Kasi, nag-deliver dun yung rider namin. Tapos binigyan niya ako ng buto. So, ayan. Tatanim natin yan. And, syempre, ito rin yung gagamitin natin. Yung may hydrogen peroxide. Kasi nga, maganda to sa seed germinations. Ayan.
Ayan. Ano kaya itsura nitong Acapulco na to? Parang naano tuloy ako, naku-curious sa kanya. So, ayan. Tapos lagyan na natin siya ng label. Yung ating mga buto. Siyempre, lalagyan natin niya ng label para alam natin tsaka kung anong date ngayon. So, ngayon ay June 5. Tama ba? June 5 ba ngayon? June 5 ba ngayon? So, I think June 5 ngayon eh. Pero adjust na natin. Basta alam ko, June 5 na. Hindi ko na matandaan ng ano. So, eto. Ayan, dumi ng kamay ko ah. So, itong isa is GB. Tapos, GB. Tapos, ang date ngayon is June 5. Na yung kamay ko. Medyo madumi. So, ayan po mga ka-MDP. Napanood nyo yung ating pagtatanim ng mga buto. Oh, ayan mga ka-MDP, napanood nyo na kung paano magtanim ng mga buto ng ating mga cactus. And syempre, at iba pang klaseng buto like Acapulco. And I hope natuto kayo dun sa ating video na yan. And syempre, shout out na tayo. Shout out kay Norminia Alegria, Jom Caris, Patricia Zelda, Tita Pat, Monina Sablayan, Everly De La Cruz, Aileen Toreno, Lenny Naboa, Juliet Galman, Tita Juliet, Ruby Paregat, Loretta Bison, ayan, Mayla Calisa, Prapi Aquino, Pritzy Bohol, at Jocelyn Lacorte, Jason San Diego, Nasino Rosalyn, Jerlyn Lacorte, Norminia Alegria, Connie Saria, and Jocelyn Sahagun. Shout out sa inyo. Ay, nakakatuwa naman na lagi kayong present sa ating mga comment box dyan sa ating video. Ah. Thank you ng maraming marami. At syempre, thank you sa inyo lahat ng mga subscribers natin dahil 12,000 na tayo at padami ng padami. Salamat po ng madami sa inyo. Ah. Sa patuloy nyong pagsuporta sa akin at sa ating YouTube channel. So, sa mga hindi pa po nagsasubscribe at gusto nyo po ng plants and gardening, subscribe na po kayo sa ating channel. Don't forget to hit the notification bell para lagi kayong updated sa ating latest uploads. And kung hindi pa po kayo nag-like and follow sa ating Facebook page, para updated naman po kayo dun sa mga bagong dating na halaman tsaka dun sa mga sale namin, mag-like na and follow na po kayo dyan, Mini Dino Park and Eco Garden. Sa mga nagti-TikTok dyan at may mga TikTok account, follow nyo na ako dyan sa TikTok account at tsaka dun sa ating Instagram. Yan. Search nyo na po Hermes Sunaho or Mini Dino Park and Eco Garden. Makikita nyo na po ako dyan. Ha? Salamat po ng maraming marami. Happy 12,000 followers! Happy 12,000 subscribers sa ating lahat. And ayan, ingat-ingat po lagi. And this is Hermes Sunaho. Nagsasabi sa inyo ng happy planting. Bye-bye!